Magandang gabi mga kababayan at welcome sa ang Pinoy Live. It's Thursday, makukumpleta ko ata ang linggo ngayon. I'm very excited because it's about tips and advices. And tonight, actually kanina pa kami nagkakantuhan at medyo obvious na pareho kaming masaya. So I'm very excited about the topic. Napakaganda ng journey niya. I've actually read a little description about her. And excited akong marinig yung pinagdaanan niya sa buhay. When I actually read her journey, nakita ko din yung ibang pinagdaanan ko doon. Kaya bilib na bilib ako sa kanya, but other than that, we will be talking about something na marami rin ang nagtatanong sa Ang Pinoy. It's actually about sources ng pwedeng trabaho, lalo na doon sa mga nasa bahay. So our topic for tonight, our theme is Beyond Sensibility. And our guest is actually a freelancer and advocate then ng women empowerment and nakita niyo na siguro against domestic violence. So narinig niyo na yung keyword doon. So without further ado, our guest for tonight, Miss Sen Tolentino. Hi, Sen. Hello. Hi, Jason. And hi to your viewers and supporters as well of this page. Hi. First, I want to say thank you to Leonard for, of course, ito na naman, napaka, alam mo, napakabait ni Leonard, daming ina-endorse eh, for endorsing, of course, you to us. It's actually, we're very happy to have you here in Ang Pinoy. We're actually excited to hear your story. So, thank you again, Leonard. Paano ba? Umpisa muna natin kanina sa tanong ko sa'yo, kamusta ka ngayon? Kasi mukhang ngarag na ngarag ka or busy ka sa trabaho? No, I'm actually doing great. I'm doing fine. Wala naman akong work tonight. So, yeah. Just being a single mom at the moment. Ayan, oo. Single mom at the moment. So, yun ang pinagkakabisihan mo ngayon. Yes. Habang magtatrabaho ka. Sabi ko sa iyo, maganda, napakaganda ng journey mo. But before we go to your journey, kasi sabi ko nga, oops, medyo madamdamin to. Oo. Pag-usapan. So pag-usapan muna natin yung medyo hinahanap din ng iba nating mga kababayan. Because you're also a freelancer. Before yes. Talk about the more difficult one. Paano ka nag-umpisa ng pagiging freelancer at kailan? Actually, with my journey with the freelancing world, nag-start kasi ako muna from a 9-to-5 work. So, before, I was a call center agent for like 4 to 5 years, ganyan. And then, I saw an outsourcing company here in Cebu City. And then, so I just tried. And then yun, naswertehan naman, so nakapasok. And then, this is all where it started kasi for me. I started in the office. I started in an Australian client. And then I started as a general virtual assistant before. So, yun, tuloy-tuloy na kasi syempre in the office, you will meet people, you will meet talented individuals that has different skills, mga ganyan. And then syempre, sasabihan ka nila, oh, where to go, where to apply, mga ganyan. So, ilang taon ka doon? Gaano ka katagal? 4 years and a half. Matagal din. With that client. Yes, because I was really lucky with that client kasi she really made me feel like a family. So yun yung nature niya as a person and personality niya. So it was really laid back and it was really hard for me to let go then. Oh, di ba? Yeah. Sabi mo kung actually kung mabait. Yes. Napakahirap. So after that one, what did you do or where did you go? Okay. After that, may nag-refer kasi sa akin ng work from home full time. So sabi ko, I need to grab this because even though I was working there with my client, syempre, you as a person, you will really find something that will allow you to grow. Ganyan. So grinab ko na siya. And then given na may mga kids ako and they're like 6 and 7, so di ba parang for me I really want na sana I can see them while they're growing, I have time for them, ganyan. So yeah,
So, doon ka nag-start ng work from yes. home. Oh, yung pinag-uusapan natin kanina, kasi sabi ko nga, may mga nag-message sa amin that maybe you can talk about paano ba, saan ba kami pwede mag-apply, saan pwede mag-apply ng trabaho, especially kapag nasa bahay lang. So, could you actually share the site that you actually visited when you started your work from home or mga projects? Para lang magka-idea sila. Actually with me, gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, I really started with freeapp.net because that platform, I find them, they're not too tight. There's not much competition in there unlike the main ones like Upwork and Fiverr. And then as I've mentioned a while back, I will send you the links para naman makatulong. I do have specific links for writers, VAs, mga ganyan. Oh, that's very good. Sila pwedeng, yes. Uh-oh. Kung saan sila pwedeng mag-apply. So yan, mga kababayan, ay pwede namin isulat. So after this interview, pag nabigay sa amin ni Sent, then we will talk about it. So ang tanong ko sa'yo kanina, no, kamusta ang pay sa pagiging freelance? Actually, the pay is really good and it is high, but there's a catch. Kasi syempre, given na freelancer ka, you're on your own. So, ikaw mismo yung magpa-process ng mga papers mo, like SSS, pag-EB, ganyan, tax. Although, may mga outsourcing agency naman na they would also offer to manage those for you on your behalf. Pero, matumal, kumbaga. Mabibilang mo lang yung mga agencies na nag-o-offer ng ganun. Kasi usually, freelancing world talaga, you're on your own. You have to do it on your own. Curious lang ako, no? Kasi yes. Maganda yung sinabi mo, no? Na you have to process yung kunwari sa pag-ibig, SSS. Oo. How does it work? Kasi di ba tinatanong kita kanina, ano bang maganda or how do they actually pay yung mga clients abroad, no? Kasi ang mga kliyente mo are mostly abroad. Yes. I've asked you how do you get your pay? Monthly, bi-monthly, weekly? So sabi mo nga it varies, no? Yes. Okay. Then sinabi ko sa iyo kanina kasi it will really depend on the client and kung ano yung napag-usapan nyo. But then most clients they will really ask what would you prefer. So sa akin naman kasi meron akong I would really prefer the bi-weekly or yung every 2 weeks. Pero meron din namang clients na they're happy to do it every week. Oh. Yes, then, meron. Paano yung processing mo ng SSS kasi sinabi mo na ikaw yun? Oo, actually with those, no, kailangan mo lang kasi talaga i-convert yung SSS mo as self-employed ganyan and then para protected. Like mano-mano. Yes. Uh-oh. Like mano-mano siya. And then also, I would really suggest to, like, while you're at it, I would really suggest na you get an insurance for yourself. Mahalaga talaga siya yung insurance. Hindi natin nakikita. Like, it's worth and all. Pero, maganda if meron kang insurance. Kasi syempre, sa freelancing, ang laki ng kita, ganyan. Malaki ang rates and all. Minsan makakalimutan mo eh, yung ano yung mga importante. Oo. So it is, like for me, I've been doing this for years. It would really be, I would really advise na mag-invest. Okay. Kasi freelancing, kasi there's also a risk eh. Your clients are not forever. Correct. Business is not forever in the freelancing world. So, dapat prepared ka. May ipon, may investment, ganyan. Nabanggit mo kanina yung insurance. Ako, I fully agree with you on that, no? Kasi I came from the corporate world. Tapos, pag alis ko, wow, lahat ng binayaran ko dan, nada. So, ang tanong ko sa'yo ngayon, as a freelancer, no, what do you suggest for everyone to actually get a life or non-life or both? Ako kasi ha, kasi I am a single mom, I have 2 kids. So meron akong life insurance, but aside from that is it would be best if yung life insurance mo may kasama ng investment. Yes. So yun yung maganda kasi while you're saving, you're also investing. And then lumalaki yun eh. Lumalaki yun. So that's actually very good. So ang tanong ko sa'yo kanina, gaano kaganda ang kita sa freelancing? So siguro dun sa mga nagtataka,
could you actually give like a ballpark figure lang para magkaroon lang sila ng idea? Tapos, yun. Generally, for virtual assistants talaga, it starts with like $4 to $5 an hour. Pero pag meron ka ng experience, and then it also depends on your skills kasi. Like, what can you do? What can you offer the business? So, as you go, tumataas naman yung rate mo. Mm-hmm. Tapos kanina, maganda pero yung base talaga niya is $4 to $5. Per hour. Yes. And you also mentioned... Below that, we shouldn't accept. Is it tax-free? Yes. Okay. So, kanina nabanggit mo, maganda, na dapat multi ang skills mo. Oo. Oo, bakit? Ano lang to siya, this is solely my opinion kasi I've been doing this for years. I've seen people, I've seen how it works, I've seen the niche, different platforms and all that. Pero kasi kung titingnan mo yung freelancing world ngayon, hindi na lang kasi siya yung tipong, if you can do social media, go na yan. Mm-hmm. Ngayon kasi you need to be multi-talented, multi-skilled. So sa akin, I didn't just focus on, kasi nga diba, as I mentioned a while back, from my 9 to 5 sa office, general virtual assistant ako. So that can be anything, admin, marketing, travel plans, events, ganyan. But like, if you go out there as a freelancer, In 2019, general virtual assistant, okay pa. Like, in demand. Pagpasok ng 2020, naglabasa na yung kailangan may graphic designer, kailangan may ganito, may ganyan. So, ako, yung ginawa ko kasi is, I didn't focus on just being a virtual assistant. Like, I find ways to actually gain knowledge. So, I gained knowledge on how to do Google Ads, SEO, kasi nandiyan yung yun yung medyo natataas yung rate. Anything that is marketing, ads, mga ganyan. Hindi, syempre, malaki talaga yung mga rates ng mga nagwe-web dev, diba? Tsaka yung mga, Pero, as I've mentioned a while back, based sa mga nakikita ko with different platforms, you will really see there na nilalagay talaga ng mga clients na preferred someone who knows how to do this and this and this. Hindi lang siya yung tipong, I just need someone who can do research. Ganyan. So, multi na talaga. Oo, multi na talaga siya. So, but that's actually a very good one. So, mga kababayan, hintayin niyo po. So, we will wait for the details from Sent and then we will come up with a short article in support of this actually YouTube or ating episode tonight. Makita nyo rin kung saan ba pwede mag-apply at siguro, Sent, maybe you can also share some info kung ano mga kailangan i-prepare nila, no? Yes. So, yun. So, punta na tayo. Thank you for sharing that. So, punta na tayo sa ating main topic. Napakaganda sabi ko ng journey ni Sent, pero mas gusto kong sa kanya manggaling kung ano nga ba yung buhay niya at napunta siya, naging advocate siya ng, di ba, against domestic violence at women empowerment. So, Seth, maybe you can actually share para mabigyan natin ng mga advice. Yes. Actually, this really took me like years bago mailabas yung kwento ko. Kasi I grew up, I really tried my best to hide it. Like, I think there are only like people who knew about it, and those were priests. Kasi I needed to confess. Mm-hmm. Yung mga confession, ganyan. Sa kanila na ako nagsabi. So, medyo, medyo heavy pa siya. So, bale, I was an adopted child. And then, as I was growing, ganyan, I actually experienced child molestation. Ganyan. This is really hard for me to go out. But then, like, when Leonard asked me, I was like, I think this is time. It's time because I have been very afraid for so long. Kasi syempre, dignidad mo yun eh, pagkatao mo. Kwento mo yun eh. But
But then like, naisip ko, there are people out there who've had it hard. Yung iba nga harder pa eh. So, I was molested from 4 hanggang 10. Ata. 4 years old? Yes. Kasi before, wala namang nagbabantay kasi sa akin. So, I am left alone at home. Mm-hmm. So, yung mga times na iniiwan ka sa kapitbahay, ganyan. I can't divulge any further. Let's leave it at iniwan kasi ako sa mga kapitbahay before. Mm-mm. So, someone can look after me. Mm-mm. 4 to 10 years old. Yes. 4 to 10 years old. And then, funny thing is, as I was growing, kasi given na dito sa Philippines, being an adopted child, it's para siyang people will find it as an excuse to bully you. So, elementary, nagugulat ako kasi mga kapitbahay, ganyan. Since, alam mo yung parang tinatanong ka, asan yung parents mo? Asan yung totoong nanay mo? Mga ganun. Tapos, syempre, ikaw bata, wala ka pa sa tamang mag-iisip. Parang, bakit ganun? Tapos, pagpasok mo sa school, like every day, yung mga kaklase mo, inaano ka, kinukutsaka, ampon, ganyan. And then, nangyayari yun sa background, syempre may nangyayari pang iba, pero syempre naman kinaya ko. Kinaya ko naman. I won't be here if hindi. So, after that, I found a guy, yung tatay ng mga anak ko, and then medyo, ano kasi, merong drug abuse na kasali. So, I've also endured different types of violence there. Mm-hmm. And then, syempre bilang, ako kasi, I really fought for that family because I want my kids to grow up with a home. Kasi, kung hindi man nangyari sa akin, kahit sana sa kanila man lang. That was the goal. That was the reason why I stayed and fought for it for like 5 years, siguro. Wow. Mm-hmm. Until I lost a child. Mm. I lost a child. Yeah. Pero okay naman na. Okay na ako ngayon kasi tinanggap ko yung mga nangyari sa akin. Kasi before, wala naman kasi sa akin yung tipong I need to reflect. Wala naman kasi sa akin. Kasi, pag nanay ka na kasi, yung focus mo na sa mga bata niya. So, like, around 2017 or 2016. No, 2017. Parang, it took me by waves. Like, lahat ng nangyari sa akin. Kasi, nakunan ako nung 2015. Pero hindi ako nag-grieve. Umiyak ako, umiyak, ganyan. Pero yung heart mo wala dun eh. Kasi ako, sabi ko, I'm all alone. I need to focus on the children that are leaving. So hindi ako nagkaroon ng time na i-assess yung mga nangyari, reflect on what happened. I cried kasi syempre, you would usually bring a child to the church for christening. Pero yung sa akin, I brought a child sa church kasi kailangan siya ilibing. Mm-hmm. It was really hard for me. Pero hindi ko siya inisip. I tried to move on. I tried to walk on because I have 2 kids that are leaving that needs me. I can't break. Pero nung 2017, napansin ko parang after 2 years, ha, the wound and the pain is still there. It won't leave you. Like losing a child, it's not that easy. Like you can't forget that in a snap. Kumbaga. So 2017, well, nag-work ako, parang akong depressed. Parang akong depressed na hindi ko maintindihan. Sabi ko, bakit ba to? And then it already affected my work. Mm. So
yung boss ko naman is, yung ginawa niya, she booked a therapist for me. And then, doon nagsilabasan dati, like everything during that therapy sessions. So sabi ko, kasi parang ano, a series of questions, hanggang sa, ano, parang out of nowhere na sabi ko, yung punot dulo niya was, ano, nung nakunan ako. Because behind all the smiles, behind the face that you wear every day, nandun pala yung, ano eh, yung part mo na nagigrip pa, na hindi pa nakamove on, na you were so hard with yourself. Pero kasi, yun nga, I needed to work. Kasi yung mga anak ko that time, nagagatas pa. So, wala akong time na mag-grieve or anything. But then, after 2 years, nandun eh. So, ginawa ko, I prayed. I really prayed. And then, I needed to forgive myself so that I could release everything. I needed to release myself from all the bandages kasi ang bigat eh. Mm. Oo. Ang bigat siya, like growing up hanggang sa nag-teenage ako. I haven't assessed my emotions. Like, why do I keep on pushing people away? Yeah. Ganyan. Oo. Tapos, alam mo yung, even though part of you knows that you need those people, ano pa din eh, I was pushing people. Like, lalo na sa mga days na I really feel low, oo, I push people away. But then, after that therapy, kasi ang ganda nung ano, pinagawa sa akin nung therapist, yung pinagawa niya, sige, ganito, a lot at time na ikaw lang mag-isa, listen to praise and worship songs, ganyan. Tapos, sumulat ka ng letter for your child. Ganyan. And that was, I am a writer. I am a novelist. But then, those words, that specific letter, that was the hardest to write. Buong buhay ko, I've been writing articles for the university, for school. But then, that letter was so hard to write. Kasi dun pa nagsingkin lahat ng mga tinago kong pain for all those years. Hindi ko, and then, sabi ng therapist, once you're done, you burn it. And then as you see those ashes, you start to let go. True. But more so, what you need to do is you need to forgive yourself. Yes. Dun lang eh. Dun lang. Although every May, meron talagang, even after that, meron talagang time every May na medyo nalidepress ako. Hmm. Kasi na naiisip ko pa din eh. The wound is still there. You will feel that there's a gaping hole that you can just patch up. But you are trying to walk on it. Nandun pa din, pero hindi na siya kasing bigat nung dati. Dati. Oo. Dahan-dahan, until now recently, medyo mas okay this year. Ayan. Kasi actually, bago ko tanungin yung mga ibang bagay sa previous, ang gusto kong malaman is, ngayon, as of this time, kamusta ka na? As of this time, I am really trying to live my life. Kasi, as a mom, I couldn't just stop. Yeah. The world won't stop when you feel like left out, when you feel sad. It doesn't stop there. So, instead na, oo, given, mag-move ka, umiyak ka sa side, ganyan. But then you have to pick up all of your pieces and then you have to move on. Yeah, I fully agree with you on that. And that's actually a very good one. Balikan lang natin ang konta, no? Mm. Sobrang believe ako sa'yo. Actually, maganda yung ginawa mo. Kasi ako, I have mentioned that also.
that lahat tayo kasi dumadaan sa challenges, no? Yun yung yes. Nami-miss out ng iba eh. And it's actually okay to see a psychiatrist or psychologist. Yes. Kasi yun yung talagang makakatulong, or a counselor probably, or a spiritual director kung ano yes. man yung kailangan mo, no? Ang ganda nung ginawa mo that after nung sabi mo nga yung session with psychologists, natulungan ka talaga and talagang na-let go. At ang naging focus mo ay ang mga kids mo lang. Yes. So balikan natin ang konti. Nung bata ka, sabi mo, you were actually adopted by your relatives? Yes. Actually, yung nag-adopt sa akin is parang kapatid siya ng lola ko. Ah, okay. Mm-hmm. But you met your parents? Ang ganda ng question na yan. Kasi matutuwa ka. Kasi, the only time that I have met my real mom was 2014. Kasi nung nabuntis ako sa second child ko, stokwa ko. dinisown ako ng adoptive mom ko. Pero given naman yun, kasi parang ano siya. Parang she really felt disappointed with me. So stokwa ako. So wala akong mapuntahan. And then, umabot pa nga sa point na yung tipong nangihingi na ako sa mga friends ko. Kasi syempre wala nang gatas yung mga bata. Maubusan ka na ng diaper. Wala na akong, during that time, wala na akong kain. Oo, ganong. So, yung ginawa ko, umuwi ako sa lolo ko. Lolo ko is father ng real mom ko. So, I've just met my real mom 2014 na. 22 na ata ako, 23. Tapos, recently lang, like super recent, 2018, tsaka ko pa na na-meet ang real father ko after 27 years. Ayan. So, ang tanong ko sa dalawa ay paano? Oo. So, sa real mom ko, nung nalaman niya na nandun ako sa, ano ko, sa lolo ko, she reached out. And before kasi I have never spoken to her kasi syempre initial reaction mo is magagalit ka. But more so nagalit ako sa kanya before kasi alam mo yung tipong siya yung maghahanap ng bagong partner tapos magbubuntis, magkakaanak. Doon ako nagalit eh kasi parang siyang walang plano sa amin. Oo. Mas doon ako nagalit kaysa doon sa part na parang pinaampun ako. Kasi sa part na pinaampun ako, maswerte ako eh. Like, to compare it with everyone, parang I was really lucky. Kasi yung adoptive parents ko, supportive. They provided for me. They loved me. Ngayon nga na, ano na, na-meet ko yung real mom ko. Minsan nga, napapa-ano pa ako na kino-compare ko pa sila na parang mas okay yung adaptive mom. Mga ganun. Kasi syempre, di ba doon ka nasanay? Yeah. Yun. And then, with my father, kasi tagal kong, many would say na hindi na siya importante. Kasi he never really existed for me. Pero, ikaw kasi sa person, you want to be complete as an individual. Yeah. Like, you want all of your puzzle pieces na nakalagay kumpleto. Agree. So I asked kasi alam ko nasa ano siya nasa Basilan that time. Kasi he's a Muslim. Yung kasi yung number one reason bakit kailangan niya umalis sa mom ko kasi my family is really against the Muslims. So parang devout ano Catholic. Yes. Oo. So, nung nalaman nila na the father was a Muslim, they really tried hard na itago yung mama ko. So, yung nangyari is, I asked my mom, sabi ko, ano bang pangalan ni papa? Kasi I really want to meet him. Kahit hindi na, ano, wala naman ako sa, ano, kailangan niya pa akong support. Ang malaki na ako. Too late na doon. Yung akin lang is, I just want to feel complete. Ayoko yung, kasi I grew up, yung mga tao kasi sa paligid, alam mo yung, uy, putok sa buho, yung mga ganun. Diba? Philippines na Philippines yung setup. So,
yung mga friends ko, tinanong ko sila, if you guys can help me, ganyan, kung may kakilala kayo dito sa ganito, ito yung pangalan niya. And then after a year and a half ata, or almost 2 years, merong na-reach out sa akin. Oh. Oo. Tapos ano pala siya? Kapatid siya ng totoong tatay ko. Pero kasi ako, hindi ako agad-agad naniniwala kasi skeptical pa ako that time. Kasi ang dami kong chinat na ganun yung apelido, tapos hindi pala. Tapos parang alam mo yun, tapos sasabihan ko lang, uy, sana mahanap mo yung tatay mo. So parang aray. So parang ilang tries na ako. So nung may nag-message sa akin, sabi niya, kilala ko yung tatay mo. Sabi niya, tito mo ko. Tapos parang ano pa ako, sabi ko, huh? Sabi ko, parang paano? At ang bilis. Oo, ganun. So fast forward to 2018, ayun na nga, na-meet ko na yung tatay ko. At least ano, buhay pa naman siya. He is ano, healthy, ganyan. Nag-iyakan pa kami sa mall. Umiyak talaga siya kasi sabi niya talaga, not once he thought na he will meet me pa. Ooh. Oo, kasi 50 plus na siya eh. Tapos nagkasakit pa siya. Tapos yung mga ganun, mga life and death na ano situation. Anong pakiramdam mo? Ako that time, masaya lang talaga ako. Masaya ako kasi I really felt na, hala, finally, hindi ako putok sa buhay. Oo. May sagot na doon sa isang missing puzzle mo. Tsaka sabi ko talaga, kasi nung nalaman ko yung story, sabi ko, hindi naman pala ako pinabayaan. Akala ko kasi parang iniwan lang ako. Ito ang tanong ko sa iyo, no? Because I can actually relate to some of what you have mentioned. Kasi may portion na pareho din yung buhay ko sa iyo. Ano ang naitulong nung pagka-meet mo sa parents mo doon sa pagkatao mo? Sa akin, identity. Yung identity mo as an individual. Kasi, even if you have already grown up, kahit ganito na yung edad mo, may kulang eh. May hahanapin ka. Kasi parang, oo, ako to, I am sent, but what is, like, how I have been sent? Kulang eh, parang may hinahanap talaga ako. Kasi yung sa akin, okay na sa akin kahit ano, kahit namatay na siya or something. Yung akin lang, gusto ko lang makumpleto ako na, uy, nakilala ko siya. Kahit sa pangalan, okay na. But then, sabi ni Lord, hindi. Ipapamit pa kita sa kanya. Oo. So, nag-meet kami. Ganyan. So, natulungan ka na yung identity mo is mabuo ng konti. Yes. So, kanina maganda actually yung binanggit mo din, ano, na once in your life, naging stokwa ka. Kasi yun ang maganda normally, di ba? Kapag ang mga young ones may problema because lahat tayo dumadaan dyan eh. Ang tingin nating solusyon ay umalis. So siguro, anong natutunan mo doon sa pag-alis? Sa akin, yung okay. Nung time na naging stokwa kasi ako, hindi na yun siya sa family ko. Graduate na akong baga. During my first child kasi, nasa bahay ako ng family ng partner ko at the time. And then, yun na nga, may mga abuse. Tapos, medyo mahirap kasi na makipaghalubilo ka sa family ng guy. Tapos, alam mo yung hiningi ko lang talaga sa kanya, okay na sana na ginaganito ako ng family mo. Kung sana, at the end of the day, you're there. You're there to comfort me as a partner. Kasi, mahirap eh. Kasi, alam mo yung parang kinukutsak ka na, na ganito ka, tapos ganito yung nangyari sa family mo. Kasi yung adoptive parents ko, naghiwalay. Tapos, parang ano siya, parang bringing up pa siya ng supposedly mother-in-law ko. Tapos, parang big deal siya para sa kanya. Naka-apekto ba yun sa iyo as a person, yung mga ganon? Actually,
Or anong effect sa'yo? It didn't affected me, but more so it challenged me. Kasi parang sinabi ko, kasi I drew the line. Ako, I can't live like this. I didn't study, I didn't graduate, I didn't have a diploma just for this. I don't need to be treated like this. Tsaka umabot kasi sa point na, hala, paano makikita ng mga bata na ginaganito ako ng tatay niya. Parang, that was your worry. Oo. Kasi yung parang, ano kasi, may umabot kasi sa point na parang naghihilap. Parang tinutulak niya ako sa hagdan. And then, my kid was there, which is 3 months or 4 months. Pero kasi yung eldest ko, ano siya, kahit baby siya, ano siya, very, alam mo yung, grabe makiramdam. That time kasi, tinutulak ako ng partner ko and then tinutulak ako ng mahulog sa hagdan. Yung bata, ano siya, sa murang edad na nakikita niya na parang, kasi tabang ginaganon ako, yung bata umiiyak eh. So parang naiintindihan niya. So parang nag-reflect ako noon, sabi ko, no, this is not the kind of family or life that I want my kids to see and grow up with. Kasi kahit naman na, kasi kami sa bahay, sa adoptive parents ko, kahit may mga flaws, hindi naman siya ganun. Walang sigawan na nangyayari, walang ganun. Like, may respeto kami sa parents namin and all. So, like, yun yung parang, sabi ko, no, I need, kailangan makalis ako dito. But then, hindi ko alam, I was pregnant that time. Oh. I was pregnant that time. So, nung umalis ako, grabe nga eh, kasi dun ko nakita na walang pamilya na pumulot sa akin during those trying times. Lahat, puro mga kaibigan ko. Grabe, wala ko masabi. Puro mga kaibigan ko. You're actually like, blessed to have good friends. Oo, yun yung pinagpapasalamat ko. Kasi, ano yun eh, grabe yung time na yun. Like, nanganak ako sa second ko, hinold pa kami sa hospital kasi wala akong pambayad. Yung mga ganong level. Tapos, ano lang, nag-ambag-ambag yung mga friends ko. Actually, dati nahihiyak pa ako kasi, dati kasi nung college ako, yung tipo nang libre ka pa, yung mga ganong bagay, ganda ng life mo. Tapos, biglang ganon. Feeling ko parang sabi ni Lord, Sent, I will strip you off everything. I want you to see and experience how it is na walang-wala ka. Kasi all my life, hindi ako yung tipo na parang nawawala ng pera dati. So parang sabi ni Lord, sige, I want you to see who are the real people around you. Ganyan. I will strip you off of everything. Like literal, everything. Wala akong mga alahas, wala na akong masuot, yung mga ganun, hindi ako makakain ng 3 times a day. Ganun. Ano ang... Wow, hindi, naano ko yung pinagdaanan mo, no? Mm-hmm. Kaya nga, pero ka pa bang hindi kakayanin sa tingin mo after what you've experienced? Kasi parang yung ganyan is rock bottom eh, di ba? Mm-hmm. Lagi kong sinasabi pag nakakarinig akong ganyan, there's no way but up. At napakaganda at naranasan mo yan. Yes. Oo. So, ang tanong ko, ano pa sa tingin mo ang pwedeng makapagpahina ng loob ni Sen? Meron bang pwedeng makapagpahina pa ng loob mo? Actually maganda yung sinabi mo, yung unahin ko dun sa yung sinabi mo, if you fell on rock bottom, there's no other way but up. Kasi nung mga times na yon, like yung tipong low na low ako, na tipong hindi man lang ako makabili ng panggatas ng mga bata, sinabi ko talaga, Lord, sabi ko, are you preparing to catapult me? Parang hinihila kang ganun kasi ibuboost ka niya. Nung mga times na yun, yun lang yung pinanghahawakan ko, yung mga promises niya. Kahit na hinang-hina ka na, kahit
grabe, to be honest, yung tipong nanglimus ka na. Yan. So, sa second question, siguro, hindi ko kaya mawala yung adoptive mom ko. Kasi all throughout, naisip ko talaga, sabi ko, okay lang na some part, inano niya ako, dinisown niya ako kasi I've learned how to stand up for myself. Yung mga naituro niya, yung mga, kasi my mom, she's really strict. Tapos, grabe, Aussie, kung Aussie sa bahay. So, ako spoiled. Na-spoiled kasi ako. Tapos, parang sabi ko, of all the things that I have went through, kahit na malayo siya, or she never told me, kasi nung nakalabas ako ng ospital, yung sa second kid ko, pumunta siya, tapos, hindi ko makakalimutan yung, kasi may song pa yun, tapos umiyak ako ng umiyak sa kanya, tapos sabi niya, no. Sabi niya, you shouldn't be crying kasi nandiyan ka na. Yung importante yung mga bata. Yun kasi talaga yung sinasabi niya. Tapos, sa akin, parang, sabi ko, kaya ko lahat basta alam ko nandiyan lang siya eh. Yun siguro yung tingin ko pag nawala siya, yun siguro yung isa sa pinaka masakit. Yung mga pinagdaanan mo ba nung nakita mo ang iyong parents, yung real parents mo, nabanggit ba yan na pag-usapan? Nino. With your mom and with your dad. Oo naman. Pero hindi na siya yung tipo na parang big deal. Kasi yung adoptive mom ko, sabi niya talaga, hindi niya sinabi sa akin. I found out myself. Kasi sabi ko, bakit gano'n? Iba yung apelido ng mga kuya ko. Bakit sa akin iba? And I was 8 or 7. Wow. I was, kasi parang, alam mo yun, yung parang everyday ka sa school, kinukutya na ampun ka. Parang sabi ko, bakit? Tapos, pag sinasabi ko sa parents ko, parang wala lang sa kanila. Parang sinasabi na, huwag ka maniwala dyan. Tapos, so yun, sabi talaga ng mami ko, sabi niya, hindi kita sinabihan kasi alam ko matalino ka. I know yung mental capacity mo. Alam ko yung level ng, na maiintindihan mo siya on your own. Ganun siya eh, parang inano niya na, kasi malakas ako. At kahit, wala lang siyang ginawa. Wala lang siyang ginawa. Titingnan niya lang ako. Tapos nung makita ko, yun lang, sabi niya, anong sabi ni papa mo, ganito. Yun lang. Hindi siya yung tipong nag-iyakan kami or what, wala. Kasi parang, kumbaga para sa kanya, parang nakikita niya na mangyayari yun. She expected it na, kumbaga. So nung nangyari, parang wala lang. Sa'yo, anong pakiramdam mo? Kung sa kanya wala, sa tingin mo wala lang, sa'yo. Kasi di ba ang fear na naririnig natin lahat, actually I've been watching yung mga iba din, na dun sa mga taong nag-adopt, ang pinakamahirap isabihin sa anak nila na they're actually adopted. Mm-hmm. Kasi iba ang posibleng maramdaman ng bata. During that time, ano ang pakiramdam mo nung nalaman mo na? Nung nalaman ko kasi, ako kasi I was so open-minded. Hindi ako nag-sulk. Nag-sulk lang ako dun sa mga kalaro ko na parang, bakit ganun? Kasi, yun yung malaking impact eh, kaysa dun sa nalaman ko. Kasi yung sa nalaman ko, parang ano na siya eh, parang in-expect ko na. At a young age, in-expect ko na siya. Oo nga eh, nakakabilib ka. Oo, at a very young age, in-expect ko siya. Pero, mas masakit kasi dun, mas tumatak sa akin doon yung pangungutya. More than doon sa part na nalaman ko na. Kasi ako, inano ko lang eh, parang tinagpitagpi ko lang, bakit si, kasi especially family reunion. Doon ka kasi gigisay ng mga pinsan mo, tapos parang, parang sabi ko talaga, bakit left out ako? Bakit parang, pag nakikita ko ng tita ko,
tumitingin siya sa mami ko, tapos sabi niya, po, alam ba niya ano nangyari sa nanay niya? Parang, sabi ko, anong meron? So ako naman, inano ko, pinagtagpi-tagpi ko lahat. Yung apelido ko, yung mga kuya ko, ay, ganito pala nangyari. Si daddy ko, meron pala siyang own family. Si mami ko, may own family din pala siya. Nagsama lang sila, tapos inampun ako para sabihin, family na kami. Pero yun pala, ano, adapted. Tapos may kanya-kanya silang pamilya. Medyo ano nga, eh, medyo complicated kasi may mga first partners pala sila. Pero okay lang, no? So ngayon, nasaan ka ngayon sa level ng nung family na nabanggit mo? Because you've mentioned also that you had a bad experience with your partner, sabi mo nga, di ba? Very abusive. Kamusta ka ngayon? Are you still with your partner? Single mom, pero very powerful in terms of emotions. Saan ka ngayon? Actually, to be honest, no, it was so hard for me to accept na yung pinipilit kong i-build na family na home for us. Kasi I don't want to build a family lang. Gusto ko a home. Bilang siya bahay, gusto ko yung may matinding grass with each other, ganyan. Yun kasi yung gusto ko. Kasi yung wala ako growing up. So, it was so hard for me na to let go na pinaglaban ko kasi talaga siya, yung partner ko. Pinaglaban ko siya even if masakit na. Even if, ano, hindi na siya yung tipong kasi mahal ko yung tao. Yung akin kasi is yung pinoprotektahan ko, yung pinipilit kong i-build na home. Yun kasi yung ano natin eh, pag adapted ka, ay yung maranasan ng mga anak mo, yung mga naranasan mo. So I was like, I tried to be blinded. Kahit na nakikita ko na grabe na yung ano niya, drug abuse niya. Tapos, naghiwalay kami, iniwan ko siya. But I was hoping he would go after me. Kasi, syempre, tatay siya ng mga anak ko. So, pero wala. And then, after lumabas yung second ko, nagkita kami accidentally dito sa Cebu. Ganyan. Tapos, trinay ko pa din. And then, nabuntis ako sa ika-third. And then, pero wala na. Yung partner ko, sinabi niya talaga sa akin. Sabi niya, iba dito kaysa sa Sambuanga. Dito halos parang pinapamigay na lang daw. Oo, gumanan talaga siya sa akin. Tapos alam mo yung nandun na siya sa level na before and after shift niya sa work, magamit na siya. So ganun na siya kalala. Tapos I was pregnant. Nalaman ng real mom ko, sabi niya, puntahan mo yung guy. Let him know na pregnant ka. So, pumunta ako doon, bitbit ko yung panganay ko. And he was so willing na gumamit in front of the kid. Tapos sinabi niya talaga sa akin, sabi niya, pagod na talaga ako magtago. Sabi niya, eto ako. Gumanin talaga siya. Tapos sabi ko, no. Sabi ko, don't. No. Tapos dun na, parang medyo grabe na yung stress ko kasi parang hala, parang everything is falling apart talaga eh. Alam mo yung kahit grabe na yung you were trying to hold on something na alam mo it would just end. Pinipilit ko kasi iniisip ko talaga yung mga bata. Iniisip ko yung sasabihin ng mga tao sa kanila. Ganyan. Until, ano, sabi ko hindi ko kaya na magkaroon ako ng third kid. Actually, nag-attempt ako na ipalaglag talaga yung bata. Because I was thinking na, sabi ko, pinausap ko yung baby. Sabi ko, ay, hindi kaya ni mama na tatlo kayo. Tapos, yun. Nag-attempt ako, and then I stopped. Pero too late na. So,
you will understand yung level ng guilt ko na dinadala ko talaga siya every year na pag mag-May. Yung parang kakainin ka talaga na, uy, at yung ginawa mo, it was your fault. Pero kasi, that time kasi, that was the most logical thing to do. Just for the other two, kids to survive. Have you forgiven yourself? Yes. Yan yung magandang tanong. I have forgiven myself, but not enough to say that I am okay. So, nandun pa din ako sa process na yun. And every year, I revisit that. I reassess kung nasan na ako. And then, the past years, kasi every May, kasi May 6 siya lumabas. So, every, yung week na yan, yan yung hardest para sa akin. Hardest to wake up, hardest to sleep. Kasi, magre-recall eh. Every inch of it, magre-recall, babalik sa'yo. Ganun. Pero, I am really trying my best. This year, wala na dun eh. Naaalala mo siya, pero wala na yung sakit. Iiyakan mo siya, pero you are trying to let her go. Kasi, Jaisel, to be honest, nag-pray ako kay God. Siguro ng mga 2019 or 2020, sabi ko, Lord, mag-aano yun, mag-May. Sabi ko, Lord, eto na naman po, eto na naman siya, magmamayo na naman. Sabi ko, I know wala ako sa position to ask you anything kasi it was a grave scene. Sabi ko, wala akong mukhang may haharap sa'yo. But, sabi ko, Lord, ipakita mo lang siya sa akin na she's fine there with you. Kasi, yung mahirap para sa akin nung nilibing siya, alam mo, iisipin mo kasi yung physical body ng bata na parang, hala, mag-isa lang siya dun sa cemetery, walang magbabantay sa kanya, malungkot siya. So, sabi ko, nag-play talaga ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, pwede ba makita ko siya kahit sa panaginip na she is fine. If that happens, Lord, I will let this go. I will, kasi pinaparusahan ko sa yourself ko. Pinaparusahan ko siya every year. So sabi ko, Lord, ipakita mo lang na she is fine there with you. She is happy. And then I will be okay. Tapos that night, nung natulog ako, ang ganda, ng nangyari. Ito, totoo to. Nagising ako, nandun ako sa bahay namin, sa original house ng adoptive parents ko. Tapos may kumatok na bata. Pinuksan ko, naka-dress, may mga ribbons pa. Tapos ang ganda ng suit niya. Tapos sabi ko, na may bata. So yung initial reaction mo, pinto. Kinos ko yung door. Ay, kinos ko yung gate. Kasi nanawindang ako sa kusino yun. Tapos nasabay ako ng... Sabi ko, wait, tingnan ko nga ulit. Tapos sabi ko, nasa nanay mo? Tapos yung ginawa ng bata, gumanon siya sa akin. Wow! Oh, ikaw! Oo. Like, the moment na nangyari yun, nagising ako, grabe yung iyak ko. Yung parang, sabi ko, Lord, grabe, wala akong masabi. Ganun ka kamahal ni Lord? Wala akong masabi. Parang sabi ko, parang sa lahat ng prayers ko, parang sumasagot ka. Parang kahit na hindi ako, kasi hindi naman ako yung tipong every Sunday, nasa church. Pero alam ko sa sarili ko na grabe yung faith ko. Kasi of all the things that happened to me, I always run back to Him. Kahit hindi ako yung tipong nakikipag Bible study, hindi ako yung tipong palaging nagbabasa ng mga ganito, ganyan. But I always run back to Him. Tapos nung time na yun, sabi ko, grabe Lord. Grabe, sinasagot mo lahat. Kahit na ilang beses kitang parang dinisappoint, sumasagot siya. Ganun ka talaga kamahal ni Lord. Ang susunod kong tanong, magmamahal pa ba si Sen? Actually, maganda din yan kasi inano ko yun eh. Kasi after nung mga nangyari sa akin, hindi ako na boyfriend for 2 years.
sabi ko, mag-aantay na ako kung may darating. And the funny thing is, that day, pumunta ako ng Santo Niño. Ang ganda nito. Nagsindi ako ng kanila. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko, kung meron ka na ibibigay sa akin, sana yung tipong mamahalin yung mga anak ko bago ako. Sabi ko, sana meron pa. Kasi parang ang hirap naman, para kasi sa akin, parang ang hirap naman maglakad sa mundong to na mag-isa. Oo, may mga bata. Pero syempre, maghanap ka kasi ng attention, yung companionship, ganyan. Kasi at the end of the day, wala kang makakausap. So after nun, pag-uwi ko, may tumawag sa akin. Tapos yung taong yun, friend ko siya, naging katrabaho ko siya sa research center before, saan ako nag-work. But then, friends kami. But then he knows everything, like yung mga pinagdaanan ko. Isa nga siya dun sa tumulong na magbigay ng mga kung ano-ano. Nung nanganap ka. So sabi ko, who's this? Ganyan. Tapos sabi niya, oh, ito si ganito to. Tapos, alam mo yung parang may bumulong sa akin. Sabi niya, yan siya. I-try mo yan siya. Oo. Yun yung nangyari. Pero so, ano. Siya na ngayon. Medyo LDR kami ngayon. Kasi yung gusto ko kasi is, hanapin niya rin yung growth niya for his self. And then if he finds his self, I want him to go back na yung tipong buo siya. Ayaw kasi yung tipo ng guy na parang kung ano lang yung sasabihin mo, yun yung sa kanya. Ayoko kasi ng ganun. LDR kami ngayon. He's in Hungary. He's working for our family. Ganyan. Pero yun na nga. Gusto ko kasi makita niya muna yung... Kasi single siya eh, before siya pumasok. So sabi ko, gusto ko makita mo yung buong mundo bago ka mag-decide to stay with me. Ganyan. I want you to experience life without me. Kasi gusto ko makita if ever babalik ba siya. So far, hindi pa naman siya bumabalik kasi lockdown pa. Pero yes. I think the most important thing is to always try to love. Despite of it all, always try to be kind. Kasi para siyang kahit ano man yung pinagdaanan mo, kahit gano'ng kabigat yung nangyari sa'yo, meron ka pa ibibigay. Pwede ka pa magmahal. Yun yung sa akin. Sa lahat ng nangyari sa'yo ngayon, no, tatanungin kita, ano sa tingin mo ang kulang sa'yo na sana meron, na sinabi mo, sana meron ako nito? Kung may tatlong bagay kang pwedeng sabihin na sana meron ako nito, ano yun? Sa akin, no, right now, sana meron talaga akong family para sa mga anak. Sana meron kaming stability financially at meron kaming bahay na mauuwian. Kasi right now, we are still renting and everything. Kasi nandun pa ako sa process na I'm rebuilding. Nagre-rebuild pa ako eh. Kasi, nung nag-freelance ako, laki ng sweldo, ganun. Pero hindi kasi siya instant na pwede mong gawin lahat. Process kasi siya eh. So sabi ko, baka in time, ganyan. Kasi ayoko na eh. Kasi sinabi ko talaga kay Lord, sabi ko, Lord, take the wheel. Ang hirap kasi na yung tipong pag ikaw lang yung nagmamaneho, pag yung time mo yung inaalala mo. True. Tapos hindi pala yun yung gusto niya para sa'yo. True. I fully agree with you on that. At ano naman yung tatlong bagay na gusto mong itap si Send na, huy, ang galing mo. Siguro sa akin, siguro for being strong, for being a mom, and for waking up every day. Wow, I love those things. Oh, napaka-importante. Kasi sobrang hirap gawin nun na kahit sobrang draggy na ginagawa mo araw-araw. Totoo. Panghuli na lang dalawa. What is your message now to your adoptive mom? Sa mami ko kasi, emotional talaga ako pag dumadating sa mami ko. Sa mami ko kasi, siguro
sorry. Kasi hindi ko na bigay yung ina-expect niya eh. Yung mga plano niya, yung mga plans niya for me. Although, I am really trying to build myself in my own way. Tsaka sana, alam ko naman na ano siya eh. Kasi kahit na ganito yung nangyari sa akin, sabi niya talaga na, sabi niya, anak, proud ako sa'yo. Tsaka sabi niya, kahit anong mangyari, sure naman ako, kaya mo kasi matalino ka eh. Tsaka sabi niya talaga, ito yung ano sa akin eh, kasi sabi niya talaga, pinalaki kasi kita ng maayos. Yun, kaya ano, siguro kung meron akong gusto sabihin sa kanya, thank you. Kasi medyo ano na siya, deteriorating na siya. She's not in a good shape right now kasi she's really old na. Tsaka nandun na siya sa part na yung tipong makakalimutan ka na niya. Actually, dapat uuwi nga ako nung April kasi gusto ko talaga siya makita. Pero nandun na kasi siya sa part na yung tipong may sasabihin siya sa'yo today, the next day niya na maalala. Ayoko kasi yung tipong, kasi parang ang sakit lang, no? Parang dahil sa pandemic kasi hindi ako makauwi. Tapos medyo fragile siya sa lungs and all. So, ayoko kasi yung tipong uwi ka sa bahay tapos sasabihin niya sa'yo, sino ka? Ayoko nga ba dun sa point na yun. Kaya ngayon, as much as possible, kasi pinalaki kami na hindi kami showy sa emotions namin. Hindi kami yung tipong yung family na magbe-beso-beso or mag-I love you sa parents. Pero ngayon, nagugulat ako sa kanya kasi sinasabi niya talaga, sabi niya, anak, sabi niya, I love you. Ganyan. Nagugulat ako, she's a very strong person. Like yung tipong pag nakita mo, ano siya, matatakot ka. Kasi super strict talaga niya. Pero, I really want to thank her for all the principles that she have instilled in me. Lalo na siguro sa ano, sa adoptive dad ko din. Kasi everything about life, kasi magaling siya, he knows what to say. I'm really thankful na sila yung nagpalaki sa akin kasi kung hindi, hindi siguro ako ganito. Hindi talaga ako ganito. I won't be this strong, I won't be this straightforward. Wala. At ganun yung mystery ni God, no? Ang galing. Cool. He will, for me, no? He will give you, he won't give you the person that you want, but he will give you those people na you need. Yes, I fully agree on that. Kung mapapanood na ng mga kids mo a few years from now, lalo na digital world na tayo ngayon, so they can just search for this, what is your message to them? Sa mga kids ko, kasi sinabi ka talaga sa sarili ko na when the time is right, I will tell them ano yung nangyari. I won't, even nung nag-part ways kami ng partner ko, sinabi ko, I will let the kids know and I won't skip a bit. Lahat ng pinagdaanan namin, even yung part na naglayas na kami sa, kasi makit kami ng pader eh, para lang makatakas din sa family ng, sa bahay ng partner ko. And then, during that time, my son was like 5 months. Tapos alam niyo, nasa jeep kayo, tapos bit-bit mo lahat ng gamit niya, bit-bit mo lahat ng gamit niyo. Alam mo yung ginawa ng bata? He held my hand like this. Na parang sabi niya, mama, sabi niya, kahit saan tayo pupunta, I'm with you. Wow. Yun yung ano, it was really moving. Nasabi ko, grabe yung world ng bata sa akin, ng baby. And he was still a kid. And if they see this, and if they see this in the future, I just really want them to know na I really tried. I tried to give them the life that I think they deserve. Kahit na siguro pumapalya ako. But then I tried. I am trying every day just for them. Yes, you are. Ang galing-galing mo. Ay, ako eh, whew! You're actually okay. Alam mo, wala akong masabi because
Napakaganda ng personality mo. From the moment na kanina na nag-uusap tayo, na kung hindi ako nagtanong at hindi natin napag-usapan, hindi talaga makikita sa mukha mo. Yes. So, you're actually very, very, ang galing. At ang galing talaga kung paano ka hinubog ni God. So, thank you so much for sharing your story. Thank you. Thank you, Jaisel, for this opportunity. And like, I really want to take this opportunity, no, na for everyone or anyone that is not feeling okay, not in the right place ngayon, you're not feeling yourself, you're down and everything, I want you to know this is not your destination. This is just a process. It is a journey. This is not your destination. This is not it. And I think that is really important kasi everyone needs to know you're not alone in this battle. You have people around you and I think you should cling on them. You know what I love about you? By just listening to what you have said, I love that you've recognized yung proseso because sometimes yun yung nami-missed out. Yes. And I'm also very happy that you have super friends. I call them super friends because it's not easy to find super friends or good friends. So I want to say thank you to all your good friends, to your super friends who helped you. And then of course to your parents, both your parents. Mm-hmm. And ako ay salagang ganyan sa'yo kasi sana maraming makapanood na to, makita nila that what you've been through was not actually easy, pero ang pinakamaganda is yung proseso na pinagdadaanan mo at na-recognize mo at tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Yes. So good luck and thank you so much. Again, I want to say thank you to Leonard for introducing you sa amin. Talagang nag-message. I said yes when I read your story. So maraming salamat. I will wait for the details that we have. Yes, I will send it to you. Para masulat din namin. So mga kababayan, hintayin niyo po yun. We will write a short article about freelancing. Tapos yung story, of course, ni Sent. Na sana maraming matutunan kayo. And I'm pretty sure na mag-guide kayo unti-unti. Kasi that's what we actually need. So this episode will also be uploaded at our YouTube channel, Ang Pinoy Channel. And please don't forget to visit our portal. It's www.angpinoy.net. And we will see you again on Saturday for another episode of Ang Pinoy Live. Kumusta ka, kabayan? Our guests are actually couples also, pero mag-boyfriend and girlfriend pa lang based in Dubai. So again, this is Chasel. We will see you again on Saturday. So, Sent, mabuhay ka. Believe ako sa'yo. Thank you. Thank you.